What's up, guys? Welcome back to my channel. It's your girl, Juna Man. So, yun, guys, I am back with another video and a little life update, you guys. Because I've been seeing a lot of comments from the video I uploaded about coming here and being a student and stuff like that. I mentioned in my video that my process was just less than a month and then I got granted. So after lodging my visa, I went for the biometrics and medical. So the countdown starts from you lodging your visa, right? So after the medical, just 4 days after I got my grant. Tapos ang nagastos ko during this visa application is 190k kasama na yung flight ko. Dapat 150 lang. So, kasama na yung flight, 190k. To answer all your questions here, digital marketing yung kinuha kong course, which is hindi siya pathway to PR. Kung gusto mong magstay dito for good or gusto mong ma-permanent resident, I suggest you get the course. Huwag mong madaliin porket mura yung hindi PR, Gina agad. Kung gusto mong magstay here for good, pag-ipunan mo yung PR courses na para sure win, di ba? My agency is pathway to us and wala po silang agency fee, no show money. Hindi ako nag-show money eh. Pero ngayon, pag sinabi mo sa GTE mo, kaya mong support yung sarili mo or susupport ka ni ganito or ng parents mo, you need proof. So, pangpatibay din talaga ang show money. Bank statement, pangpatibay din talaga yan ng GTE mo kasi it only means you can afford to study here. Actually, marami na po kaming videos sa TikTok. You can check that out. Kung meron kayong specific topic na gustong i-target, you have to reach out to Pathway to Us para sa inyong mga visa application. Pag student visa application, wala silang bayad, guys. Walang agency fee kasi commission-based sila. Kung saan ka mag-e-enroll, kukuha sila ng commission in that school. So, yun na yung pinaka makukuha nila sa'yo. Yung offshore and onshore. Offshore means nag-a-apply ka from outside Australia. Halimbawa, kung nasan ka man sa mundo, basta wala ka sa Australia, offshore student ka. Pag nasa Australia ka, during the time na nag-apply ka ng iyong visa application, means you're an onshore student. So, ang una ko palang ginawa is kinontak ko ang Pathway to Us. In-email ko sila, parang I want to study, da-da-da. Binigyan nila ako ng, ayan, bibigay nila to sa inyo, guys. Ayan yung checklist na yan. Ayan yung kakompletuhin nyo. Ilalagay nyo siya sa isang document file para naka-organize na siya. Hindi sila maguguluhan. So, ilalagay nyo sa isang document file. Isasend nyo, i-email nyo sa kanila. Doon ka na nila. From sa CV mo, doon ka nila hahanapan ng course na swak sa'yo. Course option and school option. Pumunta ka muna sa website ng Pathway to Us. This is the website, guys. Wala silang branch ng Philippines, guys. So, you're gonna have to go to pathwaytous.com. Ayan, Pathway Program. Trade courses, ayan, may visa. Itong 9 region or city na to. Diyan, pwede kang pumili ng lugar kung saan gusto mag-stay here. You can Google or YouTube the pros and cons of these cities. Let's go to study pathways. You can choose place here. You can just scroll down. Ito yung mga pathway PR na courses. Pwede kang maghanap dyan kung ano ang swak sa'yo at sa iyong background kasi kailangan connected sa inaral mo sa Philippines or anywhere else. Basta sa background mo in general, yung iti-take mo ng pathway to PR na courses dito. Meron namang mga courses in case na hindi mo gusto mag-PR pa. Na mo lang matry na tumira sa Australia. Ayan. Pwede kang mag-click ng price range na gusto mo. This is per year as far as I know or per course na siya. Tapos ito yung duration kung gaano makatagal mag-stay here. Ito siya. Carpentry, electrician, landscape, nursing, business, leadership, hospitality, marketing. Dito kami ni Eunice belong kasi multimedia arts ang aming course sa Philippines. National cookery, for example. Kailangan may background kayo, guys, sa mga gusto nyong course. Kailangan connected siya sa course mo before or sa trinabaho mo sa Philippines. Ito yung mga benefits sa'yo ng course. Tapos, meron dito, guys, duration, tsaka yung intake, kung kailan merong intakes. Ayan, monthly. So, ikaw na magde-decision kung kailan mo gusto mag-start mag-aral. And the cost. So, for example, this one, 7.5 to 13k per year. And the location na meron tong course na to. Meron ding mga video dito, guys. Once you're decided, you can just contact Pathway to Us down here. These are the contact details. So, yes. For the Philippines, this is the number.
But of course, mas maganda kapag i-email mo sila down here. At isasend mo na ang iyong mga requirements and documents. That's an example on how you can start your application. So, meron na tayong checklist, how you can find courses. Kapag in-email mo na sila and nakita nila yung CV mo and all your backgrounds, magsusulat ka rin doon ng SOP mo, which is yung buong buhay mo, gano'n. Isusulat mo doon why you want to take this course and why in Australia, bakit hindi na lang sa Philippines. So, ikikwento mo yun doon and you have to have a very good reason para mag-grant ang iyong visa. Kailangan meron kang plan after this na bumalik sa Philippines. Mabawa, kaya mo tinatake yung cookery is because you want to have a restaurant in the Philippines. Ganyan. Gusto mo mag-start ng restaurant in the Philippines and medyo kapresyo lang naman ng courses doon yung courses dito. So, you wanna take it here in Australia kasi magiging globally competitive ka. So, stuff like that. Ayun, i-explain mo sa SOP mo and isasend mo rin yun kasama nung email ng iyong file na kumpleto na doon ang iyong documents. Ayun, doon ka na nila hahanapan ng course, school, tsaka kung saan mong region or city gustong mag-aral. Tapos after noon, ikukuha ka na nila ng offer letter, which is mag-e-exam ka muna ng English test if hindi sila nagre-require ng IELTS or PTE. So after mo pumasa sa English test, bibigyan ka na nila ng offer letter, which is babayaran mo yung initial tuition fee na ipaprovide nila sa'yo. Doon ka na magkakaroon ng COE. From then on, you're gonna pay your OSHC, which is Overseas Health Cover. So, buong duration mo dito, kailangan meron kang health insurance. So, babayaran mo yun. And then after that, isasend mo sa kanila yung mga receipt ng binayaran mo, yung initial tuition fee, yung OSHC. Tapos, magbabayad ka na ng visa fee, which is mga around 650 AUD, around 20 to 30K. After mo magbayad ng visa fee, ilalodge mo na lahat ng iyong documents, gagawa ka na ng IMEI account, tas iba-backtrack mo dun kung anong mga pinasa. Dun mo makikita lahat ng mga pinasa mo. Tapos, dun ka na magba-biometrics. Within 2 weeks after your lodging, you need to take your biometrics na. Tapos, magpapa-medical ka na rin sa NHSI. After mo magpasa ng biometrics and medical, you're all set. Maghihintay ka na lang. This is where the waiting game starts. So, araw-araw, iche-check mo yung IMEI account mo kung may result na ba. So, yun guys. I hope you get granted as well. Reach out to Pathway to Us to start your Australian dream. See you guys here. Bye! Ciao! Peace!